Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Ngayong mga panahon nito mga bossing ko ay napaka-inam na tayo gumawa ng mga pampaswerte upang sa ganon sa pagsalubong ng 2021 ay welcome kasaganahan na po tayo mga bossing at mabago-bago naman ang takbo ng ating pamumuhay. Ako po ay may irerekomenda sa inyo na napakasimple na mga pamamaraan upang sa ganon ay mag-flow po sa atin ang kaswertehan. Kung kayo pa isa sa mga niwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay mainam na tayo po ay mag-general cleaning na upang sa ganoon sa pagsalubong ng 2021 ay mawala na kung ano man ang mga negatibo at maging masagana ang takbo ng ating pamumuhay. Ngayon po mga bossing, may rerekomenda ko po sa inyo at paulit-ulit ko pong sinishare po sa inyo na mainam na tayo po ay wag na wag hayaang maging madumi ang harapan ng ating tahanan. Ganun din po yung mga halaman natin na natutuyo na, kailangan diligan nyo po yan, alisin nyo po yung mga nalalanta. Kasi sinasabi nila yung mga nalalanta ng mga dahon na hindi natin inaalis, ito po ay tumatawag na mga negatibo. Kaya kailangan aware tayo sa mga ganyan na mag-alis po tayo at tayo po ay maglinis. Pagkatapos mga bossing, mainam na tayo po ay gawin nyo po ito mga bossing na sa isang timban tubig ay lagyan nyo po ito ng 3 kutsarang suka at pagkatapos po nito ay magbuhos po kayo sa harapan ng inyong tahanan or kaya sa may main door po ninyo. Huwag nyo po ito lalagyan ng asin mga bossing ha. Yung lagi ko po sinishare po sa inyo mainam na suka at tubig lamang. At yung asin, ilagay nyo lamang po ito sa isang garapon. Huwag nyo po itong hahayaan na isasaboy po sa harapan ng inyong tahanan. Yan po, ang dulot po niyan ay negatibo. Kaya po muna ay mag-brush or kaya po ay magwalis tambo para lahat ng alikabok ay mawala po yan. Tapos sabay buhos po nitong ating isang timban tubig na may 3 kutsara na suka. At pagkatapos niyan mga bossing, pwede nyo rin pong gawin ang paglilinis na ating sahig ay suka at ganoon din po ang tubig. Kumuha ka lamang ng basahan na pambasahan lang po talaga na kaya nyo siya binilay dahil babasahan ninyo po siya. Huwag na huwag po kayong gagamit mga bossing ko ng mga pinaglumaang damit kahit mga pimpo mga bossing ko. At pagkatapos ito mga bossing, mula sa main door papasok, ganun din po sa mga figurine po natin, maglinis po tayo. Pero syempre, pagbuko din nyo na lamang yung ating pamunas, ating mga figurine, ganun din po sa sahig. Para kumbaga, huwag po nyo kasi, alam mo, masyadong, di ba, yung ating sahig, masyadong, mas marami po yung mga negative kasi palakad-lakad tayo dyan kaysa doon sa mga figurine po natin na kumbaga naaalikabukan lamang pero ang sahig natin ay talagang gamit na gamit dahil nilalakaran. Kaya maaaring mas maraming negatibo sa sahig kaysa dyan sa ating mga figurine. Ngayon po mga bossing, lahat po yan mag-general cleaning po kayo at ang numero uno din na huwag yung kakalimutan mga bossing ko ay ang ating altar. Kailangan mga bossing ang ating altar ay malinisan bago sumapit ang 2021. Kahit niyo mga panahon na ito ay maglinis na po kayo ng altar, brasin niyo po yung mismong damit or labahan ng mga damit ng mga ninyo. Ganon din po yung, bigyan niyo ng kulay yung ating altar at huwag niyo po itong hayaan na parang nilalakad-lakaran lamang. Ngayon po mga bossing, mainam pa nga kapag po umuulan ay mag-aalay ka lagi ng tubig sa may altar o kaya mga candies or itlog or kaya kape. Yan po yung sinabi ko po sa inyo sa ilalagay natin sa ating pong center table. Sa altar po natin ay pwede rin natin po yung gawin. Pagkatapos, lagyan nyo po ito ng parang sindihan ng ilaw para magkaroon ng liwanag or bigyan nyo ng buhay ang inyong pong altar upang sa ganon mag-flow po lalo ang kaswertehan. Dito nga po sa aming altar ay dahil nga po medyo pagdating sa gabi ay hindi siya masyado maliwanag. Lalagyan ko po siya ng liwanag. Kumbaga sa ngayon, kasi nga po parang 50-50 ko makakapagsimbang gabi. Pero simbang gabi isa rin sa mga napakaswerte. Kaya mas mainam, kumpletuhin niyo po yung pagsisimbang gabi po ninyo. Swerte po yan. Ngayon po, ang sa akin, pag hindi ko lang pagsimbang gabi, gagawan ko ng magandang dekorasyon ng aming altar. Parang gift ko po sa kanya at pagpapasensya natin hindi makapagsimbang gabi. Ngayon po mga bossing, ko kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganito, mainam na ngayon mga panahon nito ay mag-general cleaning kayo, magpausok po kayo, ganun din po yung maglinis kayo ng mga ilalim ng inyong higaan, ganun din po sa inyo pong CR, general cleaning, magbuhos po kayo dyan ng 1 timbang tubig or hatiin nyo po tigi isang tabo na may suka
at or kaya ay asin sa may lababo po yan or kaya sa may mismo aridoro or kaya dyan sa may strainer para alis lahat ang mga kamalasan po niyan. Kaya kung kayo po mga bossing ko ay naniniwala sa mga ganito, ito po isa sa mga prove na napakaswerte. Kaya subukan niyo po mga bossing. Gawin niyo po ito sa ngayon, tapos gawin niyo lang po yung mga kung ano yung gusto po ninyo sinasabi ng inyong kalooban. Tapos ganun din po yung paghandaan niyo yung pagsalubong ng 2021 at obserbahan niyo po ang mga magaganap ngayong darating na 2021. Ang laki po ng pagbabago ng inyong buhay kaysa kung ikukumpara niyo to ng mga nakalipas sa taon at itong 2020 mga bossing. Kung kayo po ay naniniwala, ay siya ilubos-lubusin nyo ng mga bossing. Kung kayo may alinlangan, huwag tatangkain gawin dahil maaaring hindi rin po tatalab dito ang inyong law of attraction. Kung ano po inyo po iniisip, yan po ay magaganap. Kung anong salitain niya po ay magaganap. Kaya mas mainam yung may lubos na paniniwala. Kaya kung kayo po ay naniniwala, ay siya ilumarga po kayo. Gawin nyo po ito. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Good luck po sa inyo lahat. Salamat po.